Hey my friend, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Kung first time mong umattend dito sa Q&A session ito, bibigyan muna kita ng konting introduction para at least may idea ka kung ano ba yung tong Q&A session nito at para saan ba to. So ang Q&A session na ito ay para masagutan ko yung mga tanong nyo ng live. Kasi kung nanonood ka ng YouTube sa YouTube channel ko ng mga YouTube videos ko, at kapag nagtanong ka kasi doon, medyo matagal bago ko siya masagutan dahil sa dami din ng mga nagtatanong. Pero hindi katulad dito sa Q&A session na ito, na pwede ko na kaagad masagutan yung mga katanungan mo kapag nakita ko, lalo-lalo na kapag nauna kang nagtanong. Kasi itong Q&A session na ito ay ginagawa natin every Friday at 8 p.m. Philippines time. So kapag maagap ka, nauna ka nagtanong, una kong mababasa yung mga katanungan mo. So ang Q&A session na ito ay para sa mga network marketers na gustong matutunan kung paano magiging successful sa kanilang mga network marketing business regardless kung anong kumpanya ka kabilang. As long as gusto mo na maging successful sa ethical na paraan, pwedeng-pwede sa'yo ang Q&A session na ito. So imaginein mo na lang na kung ikaw ay uma-attend sa mga new members orientation, new dealers orientation, or kung ano man ang tawag nun, yung mga seminar, kung maten ka sa mga ganun, parang ganun lang rin ito pero online at pwede sa lahat ng mga networkers kahit saan kabilang ka na network marketing company. Meron lang tayong isang rule dito sa Q&A session na ito. Ang rule lang naman natin ay bawal tayo mag-mention, mag-comment, mag-promote ng network marketing company na kinabibilangan natin para hindi ka ma-block dito sa page na ito. Kasi irespeto natin yung ibang mga network marketers dahil magkakaiba tayo ng kumpanya. I am currently building in my own network marketing company pero hindi ako magpo-promote ng networking company ko dito dahil ang goal nga nitong Q&A session na ito ay masagutan ko yung mga katanungan nyo at matulungan ko kayo na maging successful sa inyong mga negosyo sa ethical na paraan. Yun ang pinaka-purpose nitong Ethical Nation na movement na ito. Dahil gusto natin na mas dumami yung mga ethical networkers kumpara sa mga scammers at mga unethical networkers. Ang pinakarason kasi kung bakit pangit sa pandinig ng mga tao ang network marketing ay dahil sa sobrang daming mga unethical networkers at mga scammers na nagkalat dito sa Pilipinas. Dahil mas marami sila, pangit pa rin ang tingin ng mga tao pagdating sa negosyo natin. Kaya ang pinakang goal, ang pinakang vision ng Ethical Nation, itong movement natin, ay para mas dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas. At kapag mas madami na yung mga ethical networkers, magiging maganda na sa pandinig ng mga tao at magiging professional ang dating ng ating industriya sa mga tao, sa mga prospects na hindi pa involved dito sa negosyo natin. At ang pagbabago na yun ay magsisimula sa'yo, and then ipapasa mo din sa mga members mo. So yun ang pinakang vision ng Ethical Nation. Ang Ethical Nation ay community ito. Ito ay isang movement, hindi to kumpanya. And kapag ikaw ay isang networker na ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan, automatically part ka na ng Ethical Nation sa ayaw mo at sa gusto. So sa pagtatanong, i-comment mo lang dyan sa ilalim or kung saan ka man nanonood nitong live na ito, comment mo lang yung tanong mo, and sa pagtatanong, be specific as much as possible. Ay maging specific ka sa mga itatanong mo para masagutan ko siya ng maayos. Kung sakali man na dalawa yung tanong mo, tatlo yung tanong mo, marami kang tanong, pagbibigyan ko muna na sagutin yung ibang mga nagtatanong para mabigyan ko rin sila ng chance kasi umattend din sila. Pero kung sakali na wala ng ibang nagtatanong tapos puro tanong mo na lang, edi sasagutin ko lahat ng mga tanong mo. Ang mga isasagot ko sa mga katanungan nyo is based on my experience. So ibig sabihin, hindi ito yung nabasa ko lang sa isang libro, narinig ko lang kung kanino. Sasagutin ko kayo kung ano yung kailangan nyong marinig at hindi yung gusto nyong marinig. So kung ikaw ay medyo balat sibuyas o medyo sensitive ka or madaling masaktan yung feelings mo, I do not recommend na manood ka nitong Q&A session na to kasi real talk ako sumagot sa mga tanong. Kung sakali man na hindi ko alam yung sagot dun sa tanong mo, sasabihin ko na hindi ko alam dahil hindi ko rin naman talaga alam lahat. I've been doing this business, I've been in the industry for almost 7 years na as of the making of this video. This year is 2020. So medyo matagal ko na rin ginagawa ang negosyo na ito. So kapag ka nagtanong ka sa akin ng mga bagay na outside network marketing, sigurado ako na malabong masagot ko yan. So huwag sana kayong magtatanong dyan ng mga tanong na hindi naman, wala namang kinalaman sa network marketing tulad ng stocks, investment, trading, or cryptocurrency, or kung ano-ano pang mga bagay na yan dahil hindi ako qualified na sumagot sa mga katatanong nyo about doon. Okay, itanong nyo yan doon sa mga ibang expert. Hindi ako expert pagdating dyan. Masasabi ko lang na expert ako pagdating sa network marketing. Sa bawat isasagot ko sa inyo na based on my experience, hindi nyo kailangang maniwala.
hindi nyo kailangan na sundin kung ano yung sinasabi ko. Ako ay nagbibigay lang ng aking experience. Based on my experience and based on my opinion, kung ano yung nag-work sa akin, kung ano yung hindi nag-work sa akin, yun lang ang i-share ko sa inyo. Pero hindi kayo required na maniwala. Okay? Hindi ko kayo be-brainwashin, hindi katulad ng ibang mga uplines na sa kanila ka lang dapat makinig kasi sila yung successful. Hindi ako ganun. Nasa sayo kung maniniwala ka, kung sa tingin mo ay hindi tama yung sinabi ko, kung sa tingin mo ay mali yung mga sinabi ko, huwag ka maniwala, huwag mong sundin. It's fine. Ang sa akin lang naman, sinagot ko lang naman yung tanong nyo based on my experience. So, i-mention mo yung iyong mga teammates, yung iyong mga members, o yung any friends mo na network marketers na alam mo na magbe-benefit dito sa Q&A session nito. I-mention mo sila dito sa live na to, i-share mo to sa kanila, i-share mo sa Facebook group nyo, sa GC nyo, or whatever, kung sino man yung pwedeng matulungan nitong ating Q&A session. Meron lang akong isang healing sa inyo since wala naman kayong binabayaran sa panonood ng training na ito. Kahit yung mga YouTube videos ko, kung nanonood na kayo nun, o yung mga Facebook videos ko dito sa Facebook page na ito, kung saan kayo nanonood, wala naman kayo binabayaran dyan, diba? Libre lahat yan. Pero ang isa lang ang healing ko, i-like mo tong Facebook page na to kung saan ka nanonood and i-click mo yung See First. Kapag klinik mo kasi yung See First, manonotify ka ni Facebook sa tuwing meron tayong live. Para kung sakali, halimbawa nakalimutan mo, hindi ka nakapag-set ng reminder tapos nag-live tayo, magbibigay sa'yo ng notification si Facebook kapag live na tayo. So that is every Friday, 8 PM Philippines time. At kung hindi mo pa alam yung YouTube channel ko, i-search mo lang yung pangalan ko, Carl Serrano, na may K. Okay, K yan, hindi C. So makikita mo na kaagad yung mukha ko dun sa YouTube channel ko na yon. And then, pwede ka mag-subscribe dun, panoorin mo lahat ng mga training videos dun kasi dun mas maraming mga training videos and mas technical yung mga itinuturo ko doon kasi recorded yung mga training na yon. So yun lang yung healing ko. Like mo lang tong Facebook page na to, click mo yung See First and mag-subscribe ka doon sa YouTube channel ko. Nang sa ganun eh, mas ganahan pa ako na gumawa ng mga content para sa inyo. And finally, last na to, okay, meron akong ginawang ebook which is yung Unlimited Prospects Handbook. Sa ebook na yun, doon mo matututunan kung paano magkaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Doon sa ebook na yun, nagbigay ako ng mga sample inviting scripts, sample prospecting scripts na pwede mo na kaagad gamitin sa prospect mo para magawa mo siyang maging interesado sa negosyo na inaalok mo sa kanya. Pero take note, hindi ito magic, walang magic sa ebook na yon at hindi pwede yon ebook na yon sa mga tamad. Kung ikaw ay nag-expect ng parang magic o mga budol-budol words na mga ganun na pag sinabi mo automatic na yayaman ka na kaagad, sasali lahat sa'yo, walang ganun. So kung ganun yung in-expect mo, hindi yun para sa'yo. Unlimited Prospect Handbook, para yan sa mga masisipag at sa mga tao na ina-apply kung ano yung natututunan nila. So kung interesado ka na malaman, hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito, makikita mo kung nanonood ka nitong video na to sa Facebook, makikita mo sa taas yung description. Kung nanonood ka nito sa YouTube, makikita mo naman sa ibaba. So with that being said, magsimula na tayo sa ating Q&A session. Alright, we are now live. Magandang gabi, apon, tanghali, umaga sa inyong lahat. Kung nasang parte man kayo ng mundo ngayon. So I hope na nag-dinner na kayo, unang-una sa lahat. And I hope na okay kayo. Okay, lalo-lalo na yung nakalipas na bagyo, di ba? So I hope safe kayong lahat. Gano'n na ba katagal nakalipas yung bagyo? 3 weeks, 2 weeks. So I hope safe kayong lahat. I hope okay kayo. I hope okay yung family nyo. So, yun. And pwede na, by the way, pwede naman kayo mag-dinner habang nanonood nitong ating Q&A session, no? Para masaya, pwede nyo naman gawin yan. Okay, so before tayo mag-start, no, I hope na malinaw sa inyo yung ating introduction. So i-comment nyo na lahat ng pwede nyo i-comment dyan na alam nyo na matutulungan nitong ating Q&A session. Okay, mga networker, friends nyo, or anyone na networkers na alam mo na nangangailangan ng tulong. Nangangailangan ng tulong sa kanyang negosyo. Okay, so pwede nyo silang i-mention dyan. And dun sa mga first-timers, comment kayo dyan para mabigyan ko rin kayo ng special na shout-out, no, sa mga first-timers. And shout-out sa mga payaman, no, yung mga payaman yung consistent na nandito every Friday, 8 PM, no, na palaging nandito. So, kilala nyo na kung sino kayo. Nagko-comment ka man dyan or hindi, nanonood ka lang, doesn't matter. Basta alam mo naman kung payaman ka. So, shout-out sa pinakaunang nag-comment, no. Ang nakikita ko dito ay si GN Arellano. So, shout-out kay GN. Okay, top fan. Oh, may nakalagay top fan. Top fan pala, oh. So, shout-out sa iyo. Okay, shout-out din sa mga nandito na. So, sino ba mga nandito? Si Andro, Jen,
Ele Monday, Benchon, Claystone, Mylen, si Annaline, Reynold, Josephine, Cherry Ann, first time, ayan. Welcome dito sa ating Q&A session. Sino pa? James, Janet, Chai, shoutout sa'yo. Nana, sino pa? Trisha, Junard, Bernie, Regine, Sugar. So, shoutout sa inyong lahat na mga nandito na, Catherine. Ayan. Okay. So, yun. So, sa mga first-timer, no? Once again, comment kayo kung first-timer para mabigyan ko kayo ng shoutout. And I hope na makasama namin kayo every Friday at 8 p.m. Philippines time. So, ginagawa natin itong Q&A session na ito. So, yun yung schedule natin. I hope na makasama namin kayo every Friday. Okay. So, with that being said, no? At itong ating Q&A session ay hanggang mga 8:55 p.m. lang siguro. So, yun. 8:55 p.m. to 9 p.m. Depende. Kasi meron pa akong training pagkatapos nito. Meron pa akong online training sa team namin. Kaya, sulitin nyo na yung itong ating Q&A session. Itanong nyo na lahat ng gusto nyo itanong kung saan kayo nahihirapan sa business nyo. And as much as possible, no, gawin yung specific yung question nyo para masagutan natin ng maayos. So, by the way, I hope okay yung aking audio. So, I hope naririnig nyo ako ng maayos. Sa akin, okay naman. So, I hope naririnig nyo ako ng maayos. And then, hindi naman maingay yung aking audio. So, yun. Okay. Wala pa akong nakikita na question. So, hintay-hintay lang natin. Malay mo, biglang mag-question, may magtanong dyan. Oy, shout out kay Master Jeffrey. Ba't naligaw ka dito? Okay, isa sa mga lodi. Okay, isa sa mga lodi sa networking. Sir Jeff Perez. Okay na. Naligaw ka yata, lodi. Dapat ako nanonood sa'yo eh. Dapat ikaw yung gumagawa ng ganito, hindi ako eh. Dapat ako nanonood sa'yo. Okay. So yun. First time. Sa mga first time. Meron pa ako nakita. Josie. Okay, Josie. Sino pa? Tops. Ay, hindi pala first time. Pero nagpapa-shoutout eh. Okay, si Tops, Sunny, Mark. Teka lang. Lenny. Ayan, Shem. Shem. Okay, so shoutout sa inyo dyan. I-mention nyo na lahat ng mga pwede nyo i-mention dito. And itanong nyo na lahat ng gusto nyo itanong. Gawin niyo specific no para masaya no, para hindi ko ano para hindi ko para masagot ko ng maayos no. Ayun, first time din pala so I hope sa mga first time ha, I hope na makasama namin kayo every Friday 8 p.m. 8 p.m. Philippines time, so libre lang naman ito. At saka I hope na napanood nyo naman ng maayos yung ano, napanood nyo naman ng maayos yung intro. So, yun lang naman yung rule natin. Bawal tayo magbanggit or magmention ng kahit na anong company. Kasi ito yung ating tawag dito. Common ground nating mga ethical networkers. Ito yung common ground natin. Kumbaga, every ganito, every Friday, ito yung parang iisa tayo ng kumpanya, which is Ethical Nation. Hindi yan kumpanya, by the way, no? Movement yan. So, yun yung, ano natin, yung common ground. Then, pagkatapos nito, edi kanya-kanya na ulit tayo. Talo-talo na ulit tayo. Okay? So, yun. Okay, so, question, comment nyo dyan. Eh, may nakita na ako. From James. Okay, James Bonayog. Paano mapapalalim ang reason why? Okay, so parang ngayon ko lang natanggap tong tanong na to, or hindi, wala akong maalala kung kailan to huling itinanong sa akin, no? Hindi ko maalala kung kailan to huling tinanong sa akin. Hindi ko maalala kung may nagtanong na nito sa akin. Reason why, paano mapapalalim yung reason why? Okay. So, actually valid itong question na to. And marami sa inyo, 'di ba? Alam niyo naman na malalim yung reason why niyo, no? Pero recently, meron akong na-discover, meron akong natutunan kung saan mas mahuhukay mo pa yung reason why mo. Hindi naman ako yung umimbento noon, nung ano na yon, nung concept na yon, yung tinatawag na 7 levels deep. So, pwede nyo i-check yan sa Google, hanapin nyo 7, as in 7, number 7, levels deep. Check nyo sa Google. Kasi, yung simple exercise na yon, doon natin mahuhukay
kung gaano ka talaga, kung ano talaga yung reason why natin. Kasi usually, di ba, ano yung typical na reason why natin, bakit natin ginagawa itong business? Para sa family, pinakang typical sa lahat, diba, kung OFW, makapag-for good, makasama na yung family, basta may kinalaman palagi sa family, no? Parents, para sa parents, or para sa mga kapatid, kung breadwinner, di ba? Ano yung hindi masyadong common na reason why gusto maging independent? Hindi ko masyadong naririnig yan, yung reason why na yan. Akala kasi, akala rin kasi ng iba na may tamang reason why. na pag, halimbawa, ang reason why mo lang kasi, pwede mo kasi maging reason why. Halimbawa, ang sinalihan mo na kumpanya ay sandamakmak na maraming sports car. Kaya ka sumali kasi gusto mo ng sports car, pwedeng reason why yun. Iba, yung iba kasi akala nila may tamang reason why, no? Para maging successful. Walang ganun, okay? So, ikaklaro ko lang, ang reason why natin atin 'yan. Okay, sa atin 'yan. So, 'yun yung mga hindi common na reason why makabili ng sariling bahay. Actually, yung mga 'yan secondary na 'yan, 'di ba? Secondary na 'yan. Makabili ng sariling bahay, sasakyan, mabili mga bagay na gusto, makapag-travel around the world, 'di ba? Ito, hindi common na reason why, pero sa totoo lang, halos lahat tayo ganito yung reason why. Okay? Siguro nga lahat tayo ganito yung reason why. Gusto natin ng peace of mind. So, correct me if I'm wrong. Baka meron sa inyo ayaw nyo ng ganun. So, i-correct nyo na lang ako. No? Kaya natin ginagawa yung negosyo kasi gusto natin ng peace of mind. So, ito yung tinatukoy ko sa 7 levels deep. Yan yung mga madidiscover nyo. Na hindi pala ito yung reason why ko. Akala ko ito na yung reason why ko. May mas malalim pa pala. No? Gusto ng peace of mind. Peace of mind, ibig sabihin is ayaw mo na iniisip yung bills every month kasi alam mo covered na yan. Hindi mo na iniisip yung kakainin mo every single day, yung pang-tuition ng anak mo or gastusin mo every day, yung wala kang utang, bayad lahat, di ba? Peace of mind. Diba, hindi ka na stress, alam mo na okay ka, na secured ka. Diba? Pero yung madalas natin sinasabi reason why is yun, family, blah, blah, blah. And that's fine, okay naman yung mga bagay nun and dapat lang naman talaga. Pero yun yung gusto kong klaruhin. Walang tamang reason why. Kasi bawat reason why natin may kanya-kanya tayo. Okay, kanya-kanya tayo. So for example, ako, alam nyo, ito ha. Actually, nabanggit ko na yata ito ilang beses na. Kasi nabanggit ko na ito sa mga members ko pa ulit-ulit, sa mga leaders pa ulit-ulit. Hindi ko reason why family ko. Yeah. Nakiki-family lang rin ako dati nung nagsisimula ako kasi akala ko yun nga, akala ko din may tamang reason why. Wala naman pala. So nakiki-family lang rin ako noon, no? Para sa family ko, pero hindi naman talaga kasi hindi ako kailangan ng pamilya ko. Okay? So ang family ko kasi is mga independent na tao. So ganyan kami pinalaki ng nanay ko at saka ng aking second father, maging independent na hindi umaasa. Bata pa lang kami. So ganun kami pinalaki. So hindi ko reason why yung family ko kasi di nila ako kailangan. Okay? Ang reason why ko, ang pinakang reason why ko nung mga time na yon, nung na-discover ko kasi nung nawala ako sa pagiging unethical networker, ang dami kong na-realize eh. Nung humiwalay ako, kumbaga parang ganito kasi, pagkasama mo mga unethical networker, unethical culture, unethical company, unethical team, feeling mo tama ginagawa mo eh. Kasi belong ka. 'Di ba? Pero once na humiwalay ka, once na nagpahinga, humiwalay ka muna sa kanila, let's say, ito, tinuro ko to sa Power and Ebook, kaso wala na yung Power and Ebook. Pero gagawa ako ng updated version. Wala lang, natripan ko lang. Gusto nyo ba? Updated version ng Power and Ebook. Kasi ngayon, walang Power and Bootcamp na siya. Ginawa ko siyang video. Pero gagawa ako ng updated version nung Power and Ebook. So, i-schedule ko na yan. Kasi habang kanina nasa gym ako, inisip ko, bakit hindi ko gawa ng latest version yung Power and Ebook? Kasi ang daming networker ang natanggalan ng piring nung nabasa nila yun eh. Diba? Isa sa mga tinuro ko doon is yung magpahinga ka muna for 7 days. Kumbaga parang detox. Okay, 7 days na lumayo ka muna para malaman mo kung tama ba talaga o mali yung ginagawa mo. So yun yung isa sa mga natutunan ko. So ang dami ko na-realize, no? Siningit ko lang yun. Wala namang kinalaman talaga yun sa sinasabi ko. Pero ang dami ko na-realize at isa na sa mga na-realize ko doon is yung reason why ko. Okay, reason why ko. Ang reason why kasi natin yan yung nagpo-push sa atin eh. Yun talaga yung pinakang purpose ng reason why. Ang reason why natin yung nagpo-push sa atin even though ayaw na natin. Diba? For example, kahit wala ka naman sa negosyo,
may reason why ka pa din eh. No, nag-aaral ka, ano reason why mo? Ayaw mo ma-disappoint yung magulang mo, kahit ayaw mo naman na talagang pumasok, pero kailangan ko makapasa para sa magulang ko. Whatever reason, kailangan ko makapasa sa, dahil mahal ko yung mga magulang ko, or kailangan ko makapasa kasi baka patayin ako ng mga magulang ko pag hindi. Whatever reason. Reason na yun, di ba? Yun yung nagpupush sa'yo kahit ayaw mo nang gawin yung ginagawa mo. So, ganun din pagdating dito sa negosyo natin. Ano yung nagpupush sa'yo? Bakit mo pa rin to ginagawa kahit ang dami ng rejection na naranasan mo, kahit na ang dami ng mga daming tao hindi naman naniniwala sa'yo, even nga yung mismong reason why mo, yung family mo, di naniniwala sa'yo. Anong yung reason why mo talaga? So, isa sa mga na-realize ko noon is ang reason why ko is ma-pride ako. Out of nowhere, yun yung na-realize ko. Ang reason bakit ko pinupush pa rin to ng pinupush, wala naman na naniniwala sa akin noong mga time na na-realize ko to. Wala naniniwala sa akin. Family ko, friends, wala. Walang naniniwala sa akin. Ako na lang. So, na-realize ko, ma-pride kasi ako. Bakit? Paano ko nasabi yun? Kasi ayaw ko na dumating sa time na sabihin ng mga taong hindi naniwala sa akin, family, friends, or kung sino man sila, na buti na lang di ako naniwala sa iyo. Tingnan mo, wala kang patutunguhan. 'Di ba tama kami? Ayaw ko 'yun. Pag iniisip ko 'yun, nanggigigil na kagad ako. Pag iniisip ko 'yun, hindi na ako mapakali. Kahit ano pa mang dramang na-experience ko, 'yun yung nagpo-push sa akin. So, weird, di ba? Hindi normal, hindi typical. No, baka meron rin sa inyo na ganun, na same, no, na ganun. So, yun yung mga marirealize mo pagdating sa reason why. Kasi itong reason why na siya, masyadong overrated na to. Yung pag, palagi na lang binabato yan eh. Sa, no? Pero hindi nabibigyan ng tamang explanation. Kasi napaka-importante talaga ng reason why. Di ba? Napaka-importante, lalo na kung alam mo yung eksaktong reason why mo, hindi yung nakikireason why ka lang. Kaya marami dyan, noon, reason why, nagdadrama, umiiyak-iyak pa, tapos after a week, quit na. Hindi naman nila naiintindihan talaga yung reason why nila, hindi naman talaga yun ang reason why nila. Akala lang nila yun, akala nila tama. Akala nila yun yung tamang reason why. Hindi naman kasi ang reason why, kasi mapapatunayan mo kung totoong reason why mo talaga yan. Hindi mo kailangan sabihin, makikita sa gawa mo, makikita sa resulta mo. Yun ang totoong reason why, hindi sinasabi. Hindi din na drama. Kita mo sa resulta. Kasi ang daming hanggang salita lang naman eh. Reason why ko, blah, blah, blah. Tapos, after a week, after a month, after 3 months, quit na. Ano pinagsasabi mong reason why? Ano yun? Drama mo lang? Naghahanap ka ng simpatsya? Yun ang totoong reason why. Kaya hindi ko sinasabi yung reason why ko na yun. Yung about sa pagiging ma-pride ko. Hindi ko sinasabi. Lately ko na lang siya in-explain. Ginagamit ko siya as an example. Kasi kailangan nang iintindihan mo kung ano ba talaga yung nagpo-push sa'yo. Ano ba talaga yung drama mo na nagpo-push sa'yo. Para maging much better. Para mapunta, para magtuloy-tuloy ka hanggang sa ma-achieve mo yung gusto mo na ma-achieve. So, yun yung pagdating sa reason why. So, medyo, baka humaba pa tayo ng humaba, pero kailangan ko pa masagutan yung ibang mga tanong. So, I hope naiintindihan nyo yun, ha? Yung about doon sa reason why. Ikaw makakaalam yan. Huwag kang makireason why. Yun yung maibibigay ko sa inyo na tip. Huwag kang makireason why sa reason why ng iba. Kung hindi naman talaga yan yung sayo. Kasi alam mo yun, ramdam mo yan eh, kung yan ba talaga. Katulad nung in-explain ko kanina, ma-pride ako. Pag iniisip ko yun, na tinatawanan ako ng mga taong di naniwala sa akin kasi nag-quit lang ako dahil sumuko lang ako. Hindi ko kaya. Mas pipiliin ko pang mamatay. So, ganun katindi yung pride ko. Nagamit ko siya sa tama. So, ito na ako ngayon. Diba? Na-achieve ko yung success. Pero wala naman akong pakialam sa mga hindi naniwala sa akin before. Pero napaka-importante yung factor nila. Hindi lang sa akin, kundi para sa inyo. Kasi sila yung reminder ko every single day. Hanggat hindi ako nagkukwit, hindi pa rin sila panalo. Pag mananalo lang sila, magiging tama lang sila pag sumuko na ako. Yeah, lahat ng sinasabi nila. Kaya, nasa isip ko, enjoyin nyo na lahat ng sinasabi nyo ngayon. Kasi yung success ko yung magpapatahimik sa'yo, sa inyo. Matahimik ka talaga sila ngayon. Wala naman akong pakialam kasi iba na yung reason why ko ngayon. So, current reason why ko is freedom. Diba? Freedom.
parang peace of mind din, pero medyo mas malawak freedom. Malaya kong gawin lahat ng gusto kong gawin. Malaya kong bilhin lahat ng gusto kong bilhin. Freedom, yun na yung reason why ko ngayon at para sa future family ko. So yun na iniisip ko ngayon kasi 7 years ko lang ginagawa to eh. So iba, nag-iibat iba siya, yun din, isa pa yun, nag-iibat iba siya. Kung ano yung reason why mo ngayon, basta ang importante kung ano yung reason why mo yan. Huwag ka mag-reason why sa reason why ng iba. Diba? Minsan kasi yung pagiging matanglawi natin sa klase, nagagamit natin hanggang dito eh. Nakikikopya ka ng reason why ng iba, kala mo yun yung tama. Hindi. Ang tama ay kung ano yung sa'yo, kung ano yung nagtutulak talaga sa'yo. Yung every time pag pinanghihinaan ka, tas naalala mo yun, hahataw ka pa din kahit ayaw mo. Yun ang totoong reason why mo. And once again, hindi siya dinadrama, hindi siya pinagngangalandakan, di ba? Mahanap ng simpatsya, hindi yun ganun, hindi yun ang purpose nun. Ang purpose nun para itulak ka, para sa'yo yun. So kung isishare mo siya sa ibang tao, just make sure para yun, hindi para humingi ng simpatsya, kundi para mag-inspire. Kasi ito yung reason why ko. So, yun. I-share mo siya to inspire, hindi humingi ng simpatsya. Kasi yung iba ginagawa, humingi ng simpatsya. Nagdadrama lang naman. Okay? So, I hope nasagot ko yung tanong na yun. Okay. Next question. From Mark. Tanong ko po, anong magandang unahin bilang 22 years old? Bahay or sports car? Investment. Ako tinanong mo ha, ako tinanong mo. So, yun ang sagot ko. Okay? Investment. Investment, insurance, para kung sakaling kunin man tayo ni Lord, di ba, insured yung family natin. Lalo na kung pamilyadong tao. Ay, 22 years old. 22 years old pala. So, 22 years old is investment, savings, tapos, yun, insurance. 22 years old. Agap yan. Tama yan. Magandang time yan. Kahit yung ano, pag sinabi naman kasing investment, kahit passive investing lang naman, hindi naman yan sobrang komplikado, pero huwag ka mag-i-invest sa isang bagay na hindi mo naintindihan. So mag-Google YouTube ka na lang dyan. No, hindi ako expert pagdating sa ganitong bagay. Pero yun ang mayre-recommend ko. Okay, kasi yun yung meron ako nun. Diba? Investment, insurance, savings. So yun. Saka na yung mga gastos, okay na yung mga gastos kapag ka kumuha ka ng panggastos sa hindi mo ramdam. Kumbaga, kurot method na natutunan ko to sa isa sa mga financial books na nabasa ko before. Kurot method, like, yung alam niyo yung principle sa mga Chinese, di ba? Hindi ko talaga alam kung totoo yun o hindi, pero tinuro kasi ng nanay ko sa akin yun eh. May lahi kaming Chinese. One half yung nanay ko, so 1/4 na lang ako. Pag meron daw ako 10 piso, itabi ko daw yung 9 pesos, piso lang yung gastusin ko. Yung kurot principle yun. Kasi kurot, di mo naramdaman. Diba? Piso lang ginastos mo, may 9 pesos ka pa rin eh. Ang Pinoy kasi kabaliktaran eh. Pag may 10 piso ka, 9 pesos gastusin mo, yung piso itabi mo. Actually, hindi naman na itatabi. Pati yung 10 piso, inuubos, tapos umuutang pa. Para lang magpasikat sa mga taong hindi nila gusto. No? So, yun ang mai-recommend ko. Lalo-lalo habang bata pa, maintindihan na natin pagdating dyan sa part na yan. Kaya yung mga members ko, tinuturoan pa ng very basic financial education. Para hindi mapunta sa kung saan-saan yung pera nila. Kasi yan yung hindi na ituturo sa networking, di ba? Pansin nyo, lalo na kayong mga experiensado na sa networking kung saan-saan kumpanya na nanggaling. Especially dun sa mga kumpanya na old school. No? By old school, meaning ko yung mga seminar, ganun. Hindi na ituturo yan. Di ba? Hindi na ituturo yan. Ang ituturo pa sa'yo, bili ka ng sasakyan, bili ka ng power para mukha kang mayaman. Pakalaking katangahan nun. Okay? Kasi doon ka mababaon. Kapag ganun yung sinunod mo, doon ka mababaon. Ang dami kong kwentong alam na ganyan. Mga nabatakan ng sasakyan, di ba? Mga nakamansanas na cellphone, tas baon sa utang, dahil ganun din ako dati. Okay? So, yun yung ma-recommend ko sa inyo. Aralin nyo na ilagay sa tamang lugar, yung perang kinikita nyo. Pinaghirapan nyo yan. Huwag nyong laspagin. Sakana, madali naman na bumili ng mga bagay na gusto mo kapag hindi ka na masasaktan kasi alam mong secured ka na eh. May savings, may insurance, saka may investment. Okay ka na eh. Diba? So, yun. Payaman, power. Okay. Next question. Okay, San. Okay, from Sunny Bagay. Tama ba talaga na kapag baguhan ka ay wala kang ibang dapat gawin ay yes, upline ka lang? favorite topic ko to eh. Yes, upline. Yes, ups rule. Diba? Yan daw yung golden rule.
Okay. Siyempre, hindi ako magiging... Gusto ko na maintindihan nyo yung ano ha. Gusto ko maintindihan nyo yung both sides nung yes apply, yes apply. Kasi, may point naman kasi talaga tong sinasabi nilang yes apply na to. Okay, may point naman sila. Pero hindi ko pa rin yung ginagawa sa mga members ko. Kasi, para sa akin, pag ginawa ko yun, para ko na rin sinabi na tanga kayo, makinig lang kayo sa akin. Huwag kayong mag-isip. Kasi tanga kayo, ako lang pakinggan nyo. Parang ganun yung dating sa akin eh. Parang ganun yung dating sa akin. Kaya hindi ko siya ginagawa. Yun yung sa akin ha. Yun ang perspective ko. Pero may magandang side naman na sinasabi. Bakit ito ini-implement or tinuturo ng mga upline yung yes upline? Kasi ang tendency nating mga tao is to overthink, overanalyze. Yun ang problema. Kaya na-develop yung yes upline na yan. Okay? Overthink. So, ibig sabihin, ang dami mong iniisip, ang dami mong plinano, ni isa wala kang ginawa. Yun ang iniiwasan ng mga upline na nagtuturo ng yes upline. So para at least naiintindihan niyo rin dun sa part na yon. Ngayon naman, ang nagiging negative side nito is pag inaabuso ng upline. Yung yes upline. Minsan kasi inaabuso nila yan eh. Inaabuso nila yan. Parang ano eh, parang nagiging diktador na sila. And at the same time, ang pangit na ano nito, pangit na side ng yes apply na to is yun nga, bakit hindi mo na lang kasi explain? 'Di ba? Ang kinakatakot kasi ng mga uplines din, scarcity mindset nila. Even yung mga successful na, ganun din eh. Kinakatakot nila na pag ine-explain nila, pinapaliwanag nila sa members, yun nga, bukod sa analysis paralysis is maging inactive, mag-quit ganyan. Ako paulit-ulit ko sinasabi sa mga members, wala akong pakialam kung mag-quit kayo. Paulit-ulit ko sinasabi sa kanila 'yan kasi ine-explain ko sa kanila na hindi niyo naman ginagawa 'tong negosyo para sa akin eh. May sarili akong production. May sarili akong nagbebenta ako ng akin, nagdedirect ako ng akin, gumagawa ako ng akin, tumatrabaho ako ng akin. Ginagawa niyo 'to para sa pangarap niyo. Kung anong gusto niyo mangyari. Yung magkano yung gusto mong kitain, para dun yun. Para sa family, hindi para sa akin. Kaya walang epekto kung mag-quit ka. So, yung ibang mga applicants, hindi nila naiintindihan to. Kasi nga, yun nga, may scarcity mindset, ganyan. And usually kasi, yung mga unethical, naiintindihan kasi nila yun yung side effect ng pagiging unethical nila. So, hindi na ako masyadong pupunta doon. So, ngayon, dati ginagawa ko rin yan kasi naituro sa akin. Hindi ko naman alam eh. Ano bang alam ko? Nung mga time na unethical pa ako, tinuro din sa akin yung yes upline. So, siya pinasa ko lang. Copy upline, di ba? Yung pa, isa pa yun. Copy upline. Di ba? So, yes upline, copy upline, yes upline. So, later on, na-realize ko na, bakit hindi ko na lang explain? Explain ko lang kung ano yung, kung bakit ko to pinapagawa. Tapos, explain ko rin kung anong mangyayari kapag ginawa niya at kapag hindi niya ginawa. Medyo matrabaho, pero at least, hindi ko ginagawang tanga yung member ko. Yun ang sa akin. At least, naiintindihan nila. At kung ano man ang mangyari, anong maging desisyon nila, kinaklaro ko sa kanila, kasalanan mo yun. Turo ko to sa'yo. Pero nasa sa'yo kung gagawin mo o hindi. Kapag ginawa mo, ganito yung mangyayari. Ay, ginawa mo ng tuloy-tuloy, sinaga mo, naniwala ka sa sinasabi ko, ganito yung mangyayari. Resulta ka. Di mo ginawa, wala kang resulta. Ganun lang kasimple yun. Ano man yung mangyari, ano man ang maging desisyon na piliin mo, kasalanan mo yun. So wala na ako dun ha. Huwag kang babalik sa akin, sasabihin mo sa akin na kasalanan ko. Isusumbat ko lahat sa iyo yan. So, alam yun naman. Alam yun ang mga member ko. Tinuro mo sa iyo, ba't di mo ginawa? Di ba? Sino may kasalanan? Ako? Kumbaga parang sa gym, ako yung magpo-push up sa iyo, para sa iyo, tapos ikaw lalaki katawan, ganon? Ganon ba yun? So, yun yung ine-explain ko sa kanila. Yung consequence nga, medyo matrabaho nga lang siya kumpara sa yes upline. Dali lang naman sabihin eh. Basta, sundin mo na lang, yes upline. Diba? Pantamad, di ba? Ang dali lang naman sabihin, basta yes, apply ka lang. Sunod ka na lang. So, sa totoo lang, mas kung ako papipiliin, mas gusto ko yun. Yung sasabihin ko lang sa member, sumunod ka na lang. Kasi alam ko naman kung ano tinuturo ko. Alam ko ethical kung ano tinuturo ko. Alam ko na tama tinuturo ko. Alam ko na nag-work yung tinuturo ko. Kahit sa tingin nila hindi. Kaya nga wala silang resulta kung sa tingin nila hindi nag-work yun. So, alam ko naman eh. Pero, yun yung mas madali para sa akin. Pero, ang inisip ko kasi palagi long term eh. Gusto ko ma-develop tong tao na to, ma-develop yung way ng thinking niya para hindi siya katulad lang ng typical na taong sabay sa alon. Marunong siya mag-isip. Kasi yan yung isa sa mga greatest gift na kaya kong ibigay. Hindi lang sa mga members ko, pati sa inyo, kayong mga pinagsasabi ko ngayon, di ba?
Inuturuan ko kayo kung paano mag-isip. Nasa sa inyo, kaya nga sa introduction ko, di ba, sinabi ko na kung sa tingin mo mali ako, edo huwag mong gawin. Kung sa tingin mo ay mali yung mga pinagsasabi ko, huwag mong gawin. Walang problema kasi wala naman akong pakialam eh. Hindi naman, di ko naman uusi sa atin buhay mo, ano ba, ginagawa mo ba, yung tinuturo. Wala akong pakialam. Buhay mo yan. Malaya kang magdesisyon. Hindi ako boss, hindi ako diktador. So yun yung side ko. Kasi tinuturoan ko sila kung paano mag-isip. Hindi ko sila hinahayaan maging ignorante. Diba? So yun yung sa akin, yun yung side ko pagdating dyan sa yes upline. Kaya hindi ko siya ginagawa. Kaya hindi ko na siya ginagawa. Kasi later on, maiisip at maiisip rin ng members eh. Bakit yes upline? Bakit hindi explain sa akin? Diba? O diba, ayun, nagtatanong na si Sunny, bakit tama ba yan yes upline lang? O diba? Magtatanong at magtatanong pa din naman sila eh, bakit hindi mo na lang i-explain? Diba? Kung tamad ka mag-explain, edi gumawa ka ng Facebook post, dun mo i-explain, tapos every time na may magtatanong, send mo sa kanya yung link papunta dun sa post na yun. O diba? So, yun yung side ko pagdating sa yes upline. Nasa sa'yo yan, kung sa tingin mo mali yung sinabi ko, hindi, wala akong pakialam, bahala ka sa buhay mo. Okay, so yun. I hope nasagot ko yung tanong na yun, payaman. Power pa, payaman? Okay, next question. Andiyan pa ba kayo? Comment kayo dyan kung andiyan pa. Kung payaman na ba? Payaman na ba? Comment kayo dyan kung payaman na. Okay, so next question tayo. Ito. Okay, from Sid Martinez. Isa po akong fresh grad. Dahil may pandemic, di ako makahanap ng work kaya nag-decide ako mag-business na lang. Dropshipping kami sa present na networking business, pero kapag sa province na papunta yung products, kailangan ng abonohan. Problem ko po kasi is paggalaw o pampuhunan kaya di ko ma-process ang order. Ano yung dapat gawin? Okay, so kung ganun, so ibig sabihin may limitation yung tawag dito, yung area kung saan nag-dropship. So pwedeng humingi ka ng tulong sa upline mo, no? Malay mo tulungan kanya. Di ba? Pwede kang humingi ng tulong sa kanya, pwede kang ano, pwede mong kausapin about doon kasi babalik naman yung puhunan sa kanya kasi nga ano naman eh, umorder na naman, hindi lang mai-deliver kasi kailangan pa ng ikaw muna yung magbabayad eh. So, sa simula, hingi ka ng support sa upline mo pagdating doon sa part na yun kasi ewan ko, depende rin sa kung plan niyo, baka meron pa rin naman siyang magiging income diyan. So, pwedeng sa simula, hingi ka ng support sa upline mo pagdating dyan. And then, habang nagsisimula ka ng kumita, magtabi ka na ng para sa'yo. Yun yung sinasabi ko. Part yun ng sinasabi ko kanina, invest, save, tsaka ano, insurance. Part yun ng invest, reinvesting. Pinapaikot mo ulit sa negosyo mo yung pera. Kasi tayo ang isip natin, may pera, last pag! Diba? Ay, naintindihan ko kayo kasi ganyan din naman ako nagsimula. And for how many years, ganyan yung tinuro sa akin. Nasa ibang company pa ako. Dapat magbuka kang mayaman. So, iwasan nyo yun. Okay? Iwasan nyo yun. Meron akong post recently. Ang goal natin dito is time and financial freedom. Okay? Hindi magpasikat. Time and financial freedom. So, paikutin mo ulit sa business mo yun. Yung pera na kinikita mo, paikutin mo ulit sa business para may sarili ka ng pampuhunan mo. So, hindi nyo man na maging problema yan. So, siguro naman in the future, ayusin nyo ng company nyo. Pero yun muna. For the meantime. Para hindi pwede kasing aasa ka ng aasa din kay upline eh. Pwede mo lang kausapin si upline mo kung sino man willing na sumuport sa'yo na upline na ganun lang muna sa simula pero mag-iipon ka ng para sa'yo para ikaw na yung mamumuhunan sa susunod. Magre-reinvest. So kung ano naman, kung may tutulong sa'yo na ano, na upline or wala, gawan mo na lang ng paraan. Kung anong tumulong sa'yo, gagawa ka talaga ng ibang paraan. Diba? Para mapuhunanan. Kasi may umorder naman eh. Diba? So, yun yung sagot ko regarding dun. Okay, next question. Asa na yun? Okay, from GN Arellano. Paano i-handle ang stress pag hindi na-meet ang expectation mo sa bagay na ginawa mo? Yung hindi napapansin ng effort. So, based dito sa tanong mo, GN, may intutukoy ka na ibang tao, di ba? I mean, merong nag-ano sa'yo, na may expectation sa'yo, tas hindi mo na-meet, tas hindi napapansin yung effort. Okay, lahat tayong tao is nangangailangan ng appreciation.
So, naiintindihan kita, Gian, both side, okay? Naiintindihan kita both side. Naiintindihan kita bilang downline at naiintindihan ko siguro yung upline. Kasi ako, hindi ako, ano din, hindi rin ako yung tawag dito, yung mahilig mag-appreciate sa tao. So, yan yung isa sa mga weakness ko. Hindi ako ma-ano sa appreciate sa tao kasi, tawag dito, yan yung isa sa mga dinidevelop ko sa sarili ko. Yung matuto ako na mag-appreciate sa mga tao. Kaya nag-aaral ako, nag-aaral. And pinapractice ko, na unti-unti, nag-appreciate ako ng tao. Lalo-lalo na pag ang dami mo ng members. Diba, isipin mo yun, kung may 1,000 ang members, message mo isa-isa. Diba, parang ano naman eh, ang dating sa akin nun, parang hindi na sincere eh. Kasi kaka-copy-paste ko. Diba? So ako, sa akin, napapansin ko yung member kasi... Napapansin ko yung member based sa mga pinopost nila. Okay? Based sa mga pinopost nila. Meron kaming Facebook community na amin, no, na for public at merong Facebook community na for, tawag dito, for members. Tapos, doon ko nakikita kung sino yung mga nagpo-post doon, sino yung mga madalas mag-post doon, no, kung ano yung activities na ginagawa nila, ganyan, ganyan, ganyan. Doon ko sila napapansin. So, yun yung side ni upline. Okay? At least, para maintindihan nyo din. Lalo-lalo na kung sobrang dami nyo. Okay, kung sobrang dami nyo, huwag mo expect talaga na palaging andyan si upline para sa'yo. Na 24/7 nakamonitor sa'yo. Kasi may sariling buhay din yan, no? So, yun yung, ano, at least naintindihan nyo. Hindi siya, hindi naman siya excuse, pero at least maintindihan nyo na tao lang din naman yung upline mo. Diba, baka may iba siyang inaasikaso, may iba siyang, may buhay din siya, may mga problema din siyang inaayos, ganyan. Or lalo na kung marami kayo sa grupo niya bilang upline, ang dami nyo. Siyempre, may iba pa rin yung mga inaasikaso. Kasi ako, transparent ako sa mga members ko, sinasabi ko. Ang priority ko, unang-una sa lahat sa grupo namin, is core leaders. Okay? Kung sino yung mag-message sa akin sa Facebook na core leader, yun ang una kong binabasa. Kasi ang dami ko na re-receive din na message everyday. Kung sino, hinahanap ko talaga kung sino yung core leader dito. Then next is yung mga leaders. Then the rest of the members. Then prospect. Ganun ang priority ko. So, kung gusto mo na mas mahaba time ang ibigay ko sa'yo, mag-step up ka. Maging leader ka. Diba? Maging leader ka, mag-step up ka. Kasi, hindi pwedeng ganun eh. Kasi, isa lang ako eh. Imaginin mo yun, kung meron ka, let's, hindi na 1,000, sabihin na natin, 100 members. 100 members. Imaginin mo yun, kung bibigyan mo sila ng, let's say, tigpa 5 minutes per day. Diba? 5 minutes times 100, 5,000 minutes. Tama ba? 500 minutes. Grabe yung 5,000. 500 minutes. Kung i-divide mo yun sa 60, 500 divided by 60, 8 hours. Isipin mo yun, 8 hours? Di ba? 8 hours na tulog, tapos 16 hours. Kalahati nung araw ko, nandun lang sa pakikipag-usap sa member. Tapos, meron naman dun, mag-quit lang rin naman. Sayang oras ko. Di ba? Kaya ang priority ko is yung mga core leaders. Kasi alam ko, committed na tong mga to. Sulit ang oras at effort ko sa kanila. At ina-explain ko yan sa mga members ko. Kasi madami na eh, sobrang dami na. Kaya may mga leaders din na kung sakali man, at sinasabi ko rin sa kanila, kung sakali man na hindi ako makasagot sa inyo agad, which is hindi talaga ako nakakasagot agad, merong ibang mga leaders at meron tayong GC, ang dami niyang willing tumulong sa'yo. So yun. So at least naiintindihan nyo yung side ni upline din. Kasi dadating rin kayo sa ganung point eh, na wag nyo nang hintay na dumating pa kayo sa ganitong point bago nyo ma-realize. Ah, kaya pala ganun si upline dati. Diba? So, tapos ang dami mo nang sinabing di maganda sa kanya. Hindi mo naman naiintindihan. Seek first to understand, then to be understood. So, ngayon naman, pagdating dito sa side ni Gian, sa side ni member, na na-stress, hindi na-meet yung expectation, hindi napapansin yung effort, ganito, ganyan. Sa totoo lang, depende man sa kahit sino pa man ang member upline mo, kung sino pa man ang maging mentor mo, may expectation sa sa'yo. Kaya ako hindi ako nagbibigay ng, hindi ako nag-expect sa mga members ko. Hindi ko sinasabihan na ganun. Basta sinasabi ko lang sa mga members ko, especially sa mga leaders, na naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako na kaya mo. Hinahaya ako silang mag-set ng sarili nilang expectation sa sarili nila. Hindi ako. Kasi ayokong maramdaman nila na dinidisappoint nila ako. Kasi hindi maganda yung feeling na yun, parang guilty yung feeling na yun, hindi maganda yung feeling na yun eh. So kaya hindi ako nagbibigay ng mga ganun-ganun sa kanila na wala akong ini-expect. Sa totoo lang, wala akong ini-expect. Hindi ko ini-expect kung magsasucceed ka, hindi ko ini-expect kung magkukwit ka, hindi ko ini-expect kung magtutuloy ka. Basta andyan ka, naniniwala ako na kaya mo, sundin mo ko anong tinuturo ko, yun na yun. Hindi ako nagbibigay ng expectation. So sa inyong mga upline, kailangan maintindihan nyo yan.
Okay? Bakit? Kasi pag nagbibigay, isa sa mga reason bakit nagbibigay ang nag-expect ang isang upline sa member, di ka humahataw. Real talk. Di ka humahataw ng sarili mo. Di ka humahataw ng sarili mo. Kaya pinapasa mo yung expectation na dapat ay para sa'yo, pinapasa mo sa member mo. Hindi mo katulong yan. Hindi mo empleyado yan. Humataw ka kasi. Mag-produce ka ng sarili mo. Okay? Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Okay? So, sa side ni GN, kung nagbibigay man ng expectation sa upline mo or whatever, it doesn't matter. Wala ka dapat pakialam dun. Mag-set ka ng sarili mong expectation sa sarili mo. Kasi sarili mo lang din naman yung kalaban at kakampi mo. At sarili mo lang rin kasi yung control mo, yung kaya mong kontrolin. So kung hindi, kung nag-expect sa'yo si upline tapos hindi mo na-meet yung expectation niya, fine. Wala problema. Kasi hindi ka naman nagtatrabaho para sa kanya. Hindi mo siya boss. Okay? Literally speaking, walang karapatan si upline na mag-expect sa member ng standards niya. Yan yung pagkakamali ko dati. Kasi ang taas ng standards ko sa sarili ko. So, ganun din yung ine-expect ko sa mga member ko. Iba-iba kami ng reason why. Iba-iba kami ng reason why. Iba't-iba kami ng goals. Iba't-iba kami ng drive. Iba't-iba kami ng gigil. Iba't-iba kami ng standards. May standard na sila ng sarili nila. Tapos papatungan ko pa nung akin. Even though iniisip ko bilang upline na makakatulong yung sa, hindi nakakatulong sa kanila yun. Nakaka-pressure lang. And as much as possible, ayoko nung pinipressure ang mga member ko. Bahala kayong gawin yung gusto nyo. Kasi, ano naman eh, tawag dito, kung ano man ang maging resulta mo, kasalanan mo din naman yun eh. So, bahala kang gawin kung anong gusto mong gawin. Basta ako nag-provide ako ng, ituturo ko sa'yo, nag-provide ako ng basic, ng mga basic na kailangan mong gawin. Mga training provided lahat, tools training lahat, kompleto. O, nasa sa'yo na yun, bahala ka na kung anong gagawin mo. Okay, so kung mag-expect sa'yo si Apna yung maganda, hindi niya pinansin effort mo, doesn't matter. Wala ka na dapat pakialam dun. Wala kang dapat ibang i-impress kundi sarili mo. Impress mo sarili mo. Kasi kahit gano'n pa ka-impress yung ibang tao sa'yo, hindi ka rin naman na-impress sa sarili mo, feeling mo wala pa rin na-impress sa'yo. Okay? Hindi niya na napansin yung effort mo, fine. At least ikaw napansin mo effort mo. Punta ka sa salamin, kausapin mo sarili mo, ang galing mo, sipag mo. Hindi ako nagbibiro. Kailan niyo huling ginawa yun? Paano mo expect na i-appreciate ka ng tao, ibang tao, kung sarili mo, di mo naman ina-appreciate? Sino ba yung unang-unang mag-appreciate dapat sa sarili mo? Di ba ikaw? Sino yung unang-unang maniniwala sa sarili mo? Di ba ikaw? Sino yung unang-unang magmamahal sa sarili mo? Di ba ikaw? Dapat ikaw. So, I hope naiintindihan niyo yun. Power ba? Okay. So, next question na tayo. So, I hope nasagot ko yung question na yun. Okay? Ano na lang? Meron lang tayong 13 minutes. Okay, payaman ba? Payaman? Payaman pa ba? Okay, marami ba natututunan so far? Okay, so next question na tayo. Para siguro makakatatlo pa ako nito. Parang bagal ng oras ngayon. Ang dami ko nang nasagot na tanong. Okay. By the way, salamat sa mga nagtanong. Power kayo, payaman. Shoutout sa inyo mga nagtanong. Kayo yung mga unang yayaman. Okay, so next question is from Shem. Shem. Asa na? Wala. Okay. Paano ba tamang gawin para magsimula ulit sa ethical pag nasanay ka na sa unethical ways without knowing na mali yun? Okay. So, gandang tanong. Okay, magandang tanong. Kasi, mahirap gamutin ng isang sakit kung di mo naman alam in the first place na may sakit ka pala, di ba? Hindi ka maniniwala na may sakit ka pala. Hindi mo alam eh. Okay. So, paano gagawin mo kapag kagano'n, nasanay ka na unethical? Hindi mo alam, unethical pala yung ginagawa nyo. Pero sa totoo lang, yung konsensya natin nagsasabi kung unethical o hindi yung ginagawa natin. Merong kumukurot dyan. Meron. Gut feeling. Meron kang nararamdaman na hindi kakaiba, na hindi maganda, na usually nararamdaman mo pag may mali kang ginagawa. Yun yung maganda sa atin bilang tao. Maliban na lang dun sa may mentally ill o yung may sayad. So, ibang usapan na yon. Pero, kung normal naman tayo mag-isip. Yan yung maganda sa atin bilang tao. May konsensya tayo.
Hindi natin kailangan makagraduate ng high school o college o magkaroon ng degree para malaman kung ano yung tamang ginagawa sa kapwa at maling ginagawa sa kapwa. Kasi bata pa lang tinuturuan na tayo nun. Alam nyo yan. No? Alam nyo yan. Nararamdaman mo na parang may mali sa ginagawa ko. Diba? So, huwag nyo lokohin yung sarili nyo. Alam nyo yan. Okay? So, ano yung gagawin mo kapag ganun? Okay, alam ko na kung ano yung mga ethical. Unang-unang step, iwasan mo yung mga unethical mong kasama. Yun ang pinakang importante sa lahat. Kasi mulat ka na eh. Natanggal na yung blindfold mo eh. Galit na sila sa akin eh. Yung mga kasamahan mong unethical, yung mga, kung may mga uplines ka na unethical na kontrang-kontra sa akin, galit na sila sa akin eh. Diba? Di naman, di ko naman sila inaano. Diba? Di ko nga sila kilala eh. So, unang-una is iwasan mo sila. Kasi kahit ano gawin mo, ito yung analogy na palagi kong ginagamit. Ah, hindi lang ano, physically. Kasi quarantine, di ba? Alam naman, nagsasama-sama pa kayo, no? Hindi naman necessary physically. Even sa Facebook. No? Even sa Facebook. So, for example, ito yung palagi kong ginagamit na analogy. Halimbawa, may sakit ka. Di ba? May sakit ka. Tapos, syempre, nasa hospital ka, mga kasama mo may mga sakit. Tapos nireseptahan ka ng gamot, uminom ka ng gamot, umuwi ka muna ng bahay niyo pala bago ka uminom ng gamot, uminom ka ng gamot, after a few days, gumaling ka. Magaling ka na. Ano mangyayari pag bumalik ka dun sa hospital na yun na may mga tao maraming sakit? Tapos nag-stay ka, tapos na tumambay ka pa, tapos high five, payaman! Magkakasakit ka ulit. And most of the time, hindi mo alam. May sakit ka na naman. So, yan yung nangyari rin sa akin yan before. Nung na-realize ko lahat, kung ano man yung mga na-realize nyo, nung nagising yung mga mata nyo, di ba? Alam nyo yung feeling eh, nung namulat ka, especially kung napanood mo na yung Walang Pawiran Bootcamp or nabasa mo yung Pawiran e-book, namulat ka, yung, alam mo yung, kung ano yung na-experience mo nung pagkasali mo sa networking, yung baliw ka na hindi ka makatulog, parang ganun din yung pakiramdam eh. Alam mo yun, yung all these years, months, or kung gano'n ka nakatagal sa business, mali pala yung ginagawa ko. Diba? Bakit hindi ko naisip yun? Diba? So, dumating rin ako sa point na ganyan. Tapos, ang ginawa ko is pinilit kong itama. Hindi ko kasi alam eh. Hindi ko pa naman alam eh. Kumbaga, taring sabog ako nung mga time na yun eh. Sabi ko, mali. Kaya pala, wala pa rin akong matinong resulta. Rumisulta man ako, hindi maganda sa pakiramdam ko. Hindi ko maipagmalaki. Alam mo yun, hindi ako proud. Pinupost ko, pinapapower ko sa member, pero hindi, alam ko sa sarili ko di ako proud eh. Kasi alam ko may kalokohan akong ginawa eh. Alam niyo yung feeling na yun, di ba? Alam mo yung feeling na yun, di ba? Alam mo. So, ang ginawa ko noong mga time na yun is, since hindi ko alam, pinilit kong itama. Sinare ko pa nga yata sa upline ko, which is parang nabadrip pa nga sila nun eh. Tapos, do not reinvent the wheel. Yes, upline lang. Kinig lang tayo sa successful. So, typical, di ba? So, sabi ko, hindi, gagawin ko pa rin kung ano yung tama. So, pinilit ko pa rin kung anong gawin yung tama. That's, noong mga time na yun is old school. So, pumunta ako ng office everyday, ganun, kahit wala namang invite. Old school na way. Kasi basta pumunta ng office, productive ka na nun. Parang tanga lang. Di ba? So, pumunta pa rin ako ng office, ganyan-ganyan. And then, later on, napapansin ko, yung presentation ko, binago ko. Yung mga kasinungalingan ko na nila, yung mga checking kasinungalingan, hindi naman talaga sa akin. Di ba? Inayos ko. Itinama ko. Actually, hindi naman ako naglalagay ng checking edited. Kaya maingay yan, sinabi ko sa inyo na may ganun. Hindi man ako naglalagay ng ganun, yung mga checking edited. Hindi naman. Pero ang ginagawa ko kasi, ang ginawa ko nung mga time na yun, sinasabi ko na weekly kahit after, kahit monthly. Minsan pa nga, lampas pa na isang buwan eh. Yung checking weekly kasi mabilis lang naman yung pag-flip ng clear book eh. Alam mo yan. Mabilis lang naman yung pag-flip ng clear book eh. So sinasabi ko weekly ito, next week ganito, o next week ganito. Ay, hindi naman talaga weekly yon. Hindi naman nakikita ng prospect yung date kasi binibilisan ko yung ano. Yung pag-flip ng e-book. O, di ba? So, yung mga time na yon, inayos ko. So, hindi ko na sinabing weekly. Sinabi ko na kung ano yung totoo. Diba? Sinabi ko na kung ano yung totoo. Pero sa nung simula talagang hindi pa ako ano. Kasi nga bago eh.
itinatama ko talaga presentation ko. Hindi ko na sinasabi na, nakikita mo ba yung mga tao dyan sa seminar? Pag nauna ka dyan, ilalagay ko yun sa ilalim mo. Paano mo ilalagay sa ilalim yun? Hindi mo naman invite. Diba? So, hindi ko na sinasabi yun. Lang mga kasinungalingan tinanggal ko na. Hindi ako nakakapagpapayin nun. Hindi pa rin naman. Okay, hindi naman porket ginagawa mo ko na kung ano yung tama isa, makakapagpapayin ka na. Hindi pa rin naman. Pero, at least, okay na ako ng mga time na yun. Pero as time goes by, na nakikasama ko yung mga iba't ibang networkers sa office na yun, ng mga time na yun, iba't ibang grupo, na kumikita ng malaki ang lakas mamawer, naiingit ako. Tapos napapaisip ako, tama ba yung ginagawa ko? Dapat kinokopya ko lang sila kasi copy upline. Nababagabag ako. Ang dami pumapasok sa isip ko, hindi, okay lang naman yan kasi, ano eh, blessing in disguise, yung white lies. So, ginaganon ko yung sarili ko. Nang hindi ko namamalayan ng mga time na yon. So hindi ko namamalayan, unti-unti ako bumabalik sa kung ano yung ginagawa ko dati. Namamawir na ulit ako, nagsisinungaling na ulit ako. And then nung mga time na may na-realize ko yan, sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, gusto kong maging ethical, bakit ganun na naman yung ginagawa ko? So yun ang isa na-realize ko. You are the fifth person. Diba? Ikaw yung ikalima sa apat na palagi mong kasama. Okay, so nung nalaman ko kung ano yung mga binulgar ko sa walang Poweran bootcamp, sa Poweran ebook, hindi ko naman agad sineryan eh. Hindi ko naman agad sineryan. Trinay ko muna sa sarili ko. Kasi ganun talaga, noon pa man pala, ganun na talaga yung way ko eh. Gusto ko muna subukan. Ako muna, bago ko i-share kung kanino man. Gusto ko may mapatunayan muna. Bago ko i-share kung kanino man. So na-realize ko yon na kasi kasama ko mga unethical na nahahawahan nila ako. Kasi nga, alam mo naman mga unethical eh. Kung pagkasama mga unethical, yung mali, ginagawa nilang tama. Yung tama, ginagawa nilang mali. Katulad yung, yung sinasabi ko sa inyo ngayon, tinuturo ko sa inyo ngayon. May mga uplines, possible may mga uplines kayo na sasabihin, huwag kayo makinig dyan, re-recruiting lang kayo niyan, do not reinvent the wheel, yes upline. Ginagawa nilang ginagawa nilang mali yung tama. Ginagawa nilang tama yung mali, binabaliktad nila. Kayo yan, nasa sa inyo na yan. Tinuturoan ko naman kayo kung paano mag-isip eh. Marunong naman na kayong mag-isip, di ba? So bahala kayo kung sino paniniwalaan niyo. Hindi ko kayo nire-require na maniwala sa akin. Bahala kayo. Okay? So yun yung na-realize ko. Noong time na yun, na-realize ko, umiwas na talaga ako. Di ba? Para akong nag-awol ulit. Para akong nag-awol. Di na ako nag-office noong mga time na yun. Kasi sabi ko, aaralin ko sa internet. That's 2016. Mga late 2015 to 2016. Papunta na ng 2016 yan. Aralin ko internet. Paano ba mag-internet marketing? Paano ba maging onliner? Hindi ko alam bakit may term na onliner eh. So yun yung unang-unang ginawa ko, iniwasan ko sila. Okay? So sa Facebook naman, ayokong sabihin to kasi parang ang ano, pero kung alam mo na puro unethical yung pinagagawa ng mga uplines mo, ng mga kinikilala mo, kung sino man na friends mo na fina-follow mo, pwede mo naman silang i-unfollow para hindi mo makita yung mga post nila. Kasi pwedeng ganun pa rin yung mangyari, internet mas powerful to eh. Kada scroll mo sa wall mo, puro power pa yaman check yung nakikita mo eh. Tapos ngayong nagiging ethical ka na, mapapaisip ka, tama ba yung pinagtututuro nung Carl Serrano na yun? Bakit itong mga upline ko, power pa yaman naman? Diba, 1 million per minute. Siguro sila talaga yung tama. Kalukuhan lang yung pinagsasabi nung gwapo na yun. Gwapo lang talaga siya. So, ito na lang siguro gawin ko. Yun yung possible na mangyari. Nasa sa inyo yan. Bahala kayo. Nasa sa inyo yan, bahala kayo. Okay? Nasa sa inyo yan. So, yun ang sagot ko regarding dyan. Okay? Iwasan mo yun. And then, kung sa iwasan mo, hindi gawin mo na kung anong ethical. Ang dami ko nang ginawa sa YouTube. Yun nga yung maswerte sa inyo. Yun yung maswerte sa inyo kasi meron na akong ginagawang ganito eh. Kasi noong time na nagsisimula ako, wala. Trial and error ko lahat. Yung ethical na to. Diba? Trial and error ko lahat. Dami pa nga nababasa sa akin ng mga time na yun. Yung mga uplines, yung mga power payaman. Diba? Binabash nila ako ng binabash nun. Diba? Tapos sinisiraan ako sa mga kung kani-kanino. Diba? So sabi ko okay lang. Kasi naging motivation ko sila. Akala nila, ginagawa nila yun para masira ako. Sa totoo lang, ginagawa nyo yun para mas motivate ako. Kaya ito na tayo ngayon. Payaman tayo. Diba? Power payaman na tayo. Ngayon, medyo nananahimik na sila eh. Diba? Namimiss ko na nga sila. Sana makapagkwentuhan naman na ulit kami.
Okay. So, yun yung ano, yun yung status. Gawin mo na kung ano yung ethical. Kasi marami naman akong pre-provide na libreng training eh. Meron akong mga paid training course and ebooks na binibenta. Pero kahit hindi nyo nga bilhin yun, madami na kayong matututunan eh. Meron nga akong mga nare-receive na messages na wala namang binibili sa akin, pero nagkakaresulta. Diba? So, kasi yun na yung gusto ko na mangyari, naging vision ko na, ethical nation. Yung sa simpleng pagiging ethical mo, sapat na yun eh, okay na yun. Okay na sa akin yun para ma-move tong vision na to. Pwede naman talagang sa mga member ko na lang to, pero mas matagal kasi pagka ganun, baka di ko nang abutan na buhay pa ako, na mas marami ng ethical networkers. So, yun yung sagot ko regarding doon. Iwasan mo lang sila, tas gawin mo na kung ano yung tama. So, yun lamang po. Pasensya na sa mga hindi ko nasagutan. May mga iba pang tanong. Pasensya na. Late na po. Alas 9 na. Nag-training na ako. Magta-training na ako sa members ko. So, I hope nasagutan ko yung mga tanong nyo. So, mga hindi ko nasagutan. Pasensya na. Next week na lang. Bawi na lang ako. Every Friday naman natin to ginagawa. Every Friday, 8 p.m. Philippines time. So, yun. Agapan nyo para kayo yung unang magtanong. Tapos, huwag nyo nang hintayin kasi na may magtanong yan. Ano, para kayong ano eh, no? Para kayong other, di ba? Para kayong others, hinihintay nyo muna may magtanong. Hintayin ko lang may magtanong, tsaka ako magtanong. Itanong muna agad, no? Di ba sabi nga sa mga seminar ko, sino unang nagtatanong? Yung unang yayaman. Di ba? Naniniwala nga kayo dun sa ganun eh. So, yun lamang po. Kita-kits tayo next Friday. I hope marami ako naitulong sa inyo. And pwede nyo i-check yung mga ibang training na ginawa ko. May makikita kayong link sa description. Ayun, may maandar dito na ano, na may mga letters ganyan. Sa description ko, pinapanood nyo tong video na to sa Facebook, nasa taas yung description. Kung pinapanood nyo tong video na to sa YouTube, nasa ilalim yung description. May mga links pa dyan ako na pre-provide additional training na makakatulong sa inyo. So yun lang po. Magandang gabi sa inyo lahat. Kita-kits tayo next time. Bye-bye. God bless.